Sa Best of 5 series ng 3rd Conference, isang panalo na lamang ang kailangan ng Crispa Redmanizers matapos nilang biguin ng Great Taste Coffee Makers sa Games 2 and 3 upang masungkit ang 14th sana nilang titulo sa kasaysayan ng PBA. Ngunit hindi ito nangyari. Sa pagbubukas ng serye, unang nanalo ang Great Taste sa score na 138-115 sa pangunguna ng import nilang si Jeff Collins na may 40 points at Ricardo Brown na may 36 points. Ngunit dalawang sunod na panalo naman ang nakuha ng Crispa sa Game 2 sa score na 118-117 at sa Game 3 sa score na 116-103. Naitabla naman ng Great Taste ang serye pagsapit ng Game 4 sa score na 117-105 at humantong ang laban sa Game 5 sa score na 127-106 na ikinabigo ng Crispa sa kanilang kahuli-hulihang laro sa PBA. Ginawaran ng Best Import Award si Collins dahil sa pagdadala niya sa Great Taste mula sa huling parte ng second quarter hanggang sa matambakan nila ang Crispa na umabot sa score na 108-80. Labis na kahihiyan naman ito para kay Valeriano Danny Floro na makita ang unti-unting pagbagsak ng Crispa mula sa 2 wins and 1 loss na kalamangan sa serye na sa unang pagkakataon sa kanyang 25-year career ay tumayo at lumapit sa kampo ng Great Taste upang bumati, tanda ng kanyang pagsuko habang may nalalabing 3 minuto pa sa laro. At ang nilapitan niya ay ang kanyang kaibigan na dati ring coach ng Crispa na si Baby Dalupan na nakaamba noong oras na iyon na masungkit ang 2nd magkasunod na titulo sa Great Taste. Naging emosyonal ang pagkakamay ng dalawa dahil sa tagal ng pinagsamahan din nila sa Crispa. Mula nang magkahiwalay ng landas si Dalupan at Floro noong 1982 season, maraming tagahanga ang nagsabi na ang tagumpay na ito ni Dalupan ay parang dagdag insulto sa humihinang Crispa noon. Panahon pa ng Mika noong dekada 60 na magkasama ang dalawa sa Crispa kung saan dinala ni Dalupan ang koponan sa maraming kampiyonato sa Mika at kalaunan ay sa PBA. 1970, nang masungkit ng Crispa Floro ang titulo ng National Open at ang Mika Open Crown na hinaluan ng mga imports at dito nagsimula ang pangingibabaw nila sa mundo ng commercial basketball. Naging dominante ang Crispa sa ilalim ni Dalupan sa PBA sa unang dekada nito mula 1975 hanggang 1982 na may kabuuang 9 na titulo kabilang ang 3 conference sweep ng 1976. 1981, nang huling magkampiyon ang Crispa sa ilalim ni Dalupan. Dahil sa sumunod na taon ay binigo sila ng Toyota na nanalo ng isang pares ng titulo sa ilalim naman ng coach na si Ed Ocampo. Bagamat umabot sa Second Conference Invitational Final ang Crispa, nabigo naman silang talunin ng San Miguel Beer na ang coach noon ay si Tommy Manotok na siyang pumalit kay Dalupan nang magretiro ito noong 1982. At sa ilalim ni Manotok, nakuha ng Crispa ang 2nd nilang Grand Slam noong 1983. Ngunit sunod-sunod naman ang patuloy na tagumpay ni Dalupan para sa Great Taste at ganun din sa Pure Foods para sa kabuuan niyang 15 titulo sa kanyang karera. Bago tayo magpatuloy, inaanyayaan ko kayong bumisita sa channel na ito. I-click lamang ang salitang Sports History sa ibaba ng video ng ito upang makapili at makapanood pa kayo ng iba pang video ng tumatalakay sa mga kwento at mga pinaka sa kasaysayan ng sports, lalong-lalo na sa mundo ng basketball sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mag-subscribe na rin para isa kayo sa unang makapanood ng bawat bagong video na ilalabas ng Sports Histories. Sa kabilang banda, maganda naman ang naging simula ng Crispa sa kanilang huling season noong 1984. Pinalitan ni Narciso Bernardo si Manotok bilang coach na pansamantalang nagpaalam ngunit muling nagbalik lamang sa pagiging coach ng Universal Textile at San Miguel Beer.
Nakamit ng CRISPA ang kanilang 13 at huling titulo nang talunin nila ang Gilbis Chin sa finals ng unang dalawang magkasunod na All-Filipino Conference na tinawag na All-Filipino 2, dulot ng pagbabago at pagtitipid ng liga noon dahil sa krisis sa ekonomiya dulot ng pagpaslang kay Binigno Aquino Jr. noong August 21, 1983. Ngunit nabigo ang CRISPA na makapasok sa Final Four ng Second All-Filipino Competitions at ang sumunod na kabiguan nila sa Third Conference laban sa Great Taste. Ang mga pangyayaring ito ang nagdulot ng tanyag na pamamaalam ng CRISPA sa mundo ng Philippine Basketball na nangyari matapos ang ilang buwan na magpaalam din ang karibal nilang Toyota sa huling taon nito. He has not seen too much action here tonight because Ricardo Brown was having such a great game. And in the background, you can hear the shrill voices of the lady cheerleaders of Great Taste come up with what has become their victory song, a stylized version of Are You Sleeping? Are You Sleeping? And this time, they are taunting the Redmanizers for sleeping. 130-104, here's Willie Pearson. Oh. It took Willie Pearson to bang in that shot on a fast break by CRISPA. 130-106. Only a minute and 11 seconds left. By the way, coming up next after this live telecast is Grosby Inside Basketball. Tonight featuring the highlights of last year's PBA Awards night. And this will be followed by the delayed telecast of the battle for third place between Beerhausen and Gilby's Gin. Bernie Fabiosa. Now he's just picking up some personal stats now. That's 8 points for him. All right, what is the outlook for the remaining games, Norman, given the seemingly lopsided outcome of this first match? Well, the main thing CRISPA is going to have to concentrate on is just playing good defense. They did not rotate back on defense tonight. That's the reason why they lost this game. Great Taste, as we're going to see when we take a look at the statistics in the next game. They had a lot of points on the fast break, and it's really... sorry for the CRISPA team that they did not rotate back on defense because they were getting a lot of easy baskets underneath through Willis and Gudobin. Well, lest our viewers mistake our prognostication as something as a put-down for the CRISPA Redmanizers, let us remind them that the CRISPA Redmanizers are, after all, the most decorated basketball club in the league. It's the biggest dynasty. It's won more championships than any other team. It has built a reputation for a lot of things besides just coming up with an occasional good game. So I wouldn't put it past them to still be able to come back. After all, this is just going to be the first loss, and this series just might even go the distance of five games. Who knows? All right, Willis converted a three-point shot, at least to give...